Nangangamba ang ilang mambabatas at negosyante sa pagdedeklara ng State of National Emergency bilang solusyon sa krisis sa kuryente. Dati na raw kasi itong nagawa noon at ang resulta, mas mataas na presyo ng kuryente. May news to go si Julio Segovia. Tapos na ang problema ng Metro Manila sa brownout matapos makapasa dilim ng ilang residente dahil sa pinsala ng bagyong Glenda. Pero ang sakit ng ulong naranasan, patikim pa lang daw ng mas malaki pang problema sa kuryente sa susunod na taon, lalo na pagsapit ng tag-init. Kaya ang hiling ni Energy Secretary Jericho Petilla kay Pangulong Aquino, ang pagdedeklara ng State of National Emergency. Sa ilalim ng epiralo, hindi pwedeng panghimasukan ng gobyernong issue sa supply ng kuryente. Pero base sa Electric Power Crisis Provision, pwedeng payagan ng Kongreso ang gobyernong dagdagan ng supply ng kuryente kapag sinabi ng Pangulong mayroong krisis. Tulad ng pagbibigay noon ng emergency powers kay dating Pangulong Fidel Ramos para maaksyonan ng malawakang brownout. Pero nalutas man ang problema, sumipa naman ang husto ang presyo ng kuryente. Nagawa na yan nung panahon ni Ramos at nakita natin ang impact niyan sa napakataas na presyo ng kuryente. So, uulitin na naman natin ang isang bagay na alam na nating matindi ang epekto sa consumers. Hindi rin pabor ang ilang negosyante sa pagdedeklara ng State of National Emergency para maresolba ang problema sa supply ng kuryente. Kailangan daw munang ilatag ng gobyerno sa taong bayan ang saklaw na rekomendasyong bigyan ng emergency powers ang Pangulo. After the martial law regime, anything that is associated with emergency rule, medyo allergic ang mga taong bayan. Aminado rin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, tumaas ang operating cost ng ilang negosyo, bunga ng paggastos nila sa pagbili at paggamit ng generator sets tuwing may brownout. Kung magtatagal, baka mauwi para ang problema sa pagbabawas nila ng mga empleyado. Sa kabila nito, nag-aalangan din silang suporta ng State of National Emergency. And if there is no well-laid plan or option that should be done once the emergency is declared, then we are opening ourselves to a disaster situation of shooting from the hips. Katakot-takot siya. In the end, we saw this happen before. Para kay House Committee on Energy Chairman Reynaldo Umali, dapat nang pag-aralan kung gaano kalawak ang problema sa kuryente. We need to know and establish whether there is really a crisis. We need to provide for the terms and conditions of the grant of emergency power. So, we have not heard anything about this as yet. Julio Segovia, GMA News.